inuulit ko sa mga kababayan ko na po pwede nating tumulong sa kanila. Nandito lang sila, kahit huwag nyo na ipadaan sa akin, diretso na lang natin dito. Nandito sila sa harap ng Loyola Memorial Chapel dito sa Guadalupe Viejo. Heyo mga kabroom, it's me Vin from the Broom Broom Show. Sumabay, sumakay at maglakbay, seryosong usapan ng buhay. Ang bawat detalye ay tunay, pag napanood di malulumbay, di mauumay, di mabubugnot. Nakakagamot ng mga lungkot, sa bulsang walang madudukot, sa may pangarap na di maabot. Nakakatakot ako nung tignan, buong pagkatao lilinisin niya. Yo, what's up mga kabroom, it's me Vin from the Broom Broom Show. So ngayong araw na to ay may pupuntahan akong grupo ng mga drivers natin dito lang sa may Guadalupe Viejo. Kasi may nagchat sa akin si Kuya Mike. Ito yung chat niya. So yun ang chat ni Kuya Mike Carion. And also meron din akong kapitbahay dito na si Intoy. Bale, humingi nga rin sila ng tulong, hindi para sa sarili nila, kundi para sa mga kasamahan nilang nagda-drive din, na jeepney driver, biyahing Ayala yata, or Delpan, something like that. So ngayong araw na ito, ipupuntahan natin, titingnan natin yung sitwasyon ng buhay nila roon, kasi sabi nila hindi raw siya nakatanggap ng ayuda daw, since hindi naman bahay yon, and also parang quarters ng mga jeepney driver yon. So ngayon, pupuntahan natin ngayong gabi, it's 9:30, pero meron naman tayong mga quarantine pass and also volunteer ID ng Guadalupe Viejo. Maraming salamat Kapitan Haynes. And also kung bago lang kayo dito sa channel ko, don't forget to like, subscribe, and also click the bell button para lagi kayo updated dito sa channel ko. And also kung gusto kayo, meron kayong gustong tulungan, pwede natin mag-comment lang kayo doon sa YouTube channel ko. And malayo nyo, mapuntahan natin. So stay tuned lang mga kabroom. Mamaya-maya ay pupunta na tayo sa grupo ng mga jeepney drivers, and then tingnan natin yung sitwasyon nila. Broom Broom Show. Sumabay, sumakay at maglakbay, seryosong usapan ng buhay. Ang bawat detalye. So ngayon na nandito na tayo sa parkingin sa may Loyola Memorial, kung saan ay nandito lang sila sa may kabila. So tara, pupuntahan natin sila. Na di maabot, nakakatakot ako nung tignan, buong pagkatao lilinisin niya. Pag nais patan ay pupuntahan, bibihisan na tutulungan. So ito nga pala si Intoy, siya yung kapitbahay ko na dating jeepney driver din. So makakasamahan niya itong mga to. So hindi siya humihiling para sa sarili niya, kundi sa mga kasamahan niya. So bali ilang grupo ba yung sila dyan? Bali anim sila dyan eh. Anim na grupo? Sa isang grupo ilang tao? May apat, may lima, may tatlo. O siguro, okay, iba iba. So ngayon pupuntahan na natin sila. Tara, samahan nyo. So ngayon nandito na ako sa grupo ng mga drivers natin dito sa may Ayala or Delpan. So ito nga pala si Kuya, yung presidente ng organisasyon nila. So Kuya, ilan bali kayo lahat dito? Mga 20 kami rito, may gitsi ko sir eh. Kasama 20? Yung... So kasi sabi sa akin nito, anim na grupo. So grupo na lang natin. Oo. Okay, so paano kayo nakakain dito? Hindi kayo nakabiyay? Pag mayroon nagbibigay. Sa mga bigay-bigay na lang. Bibigyan ko kayo ng tulong kahit pa paano yung makakatawid sa inyo kahit pang isang linggo nyo. So habang hindi pa kayo nakakabiyay, makakatulong itong pagkain na to para makatulong sa inyo. So atin nga pala ng Caritas Manila yan. Donate sa atin ng Caritas Manila. Maraming salamat Caritas Manila, and also the NSDG Parish. Sila rin yung nag-donate. So yun, tingnan natin kung ano yung mga sitwasyon ng mga ibang kasama nila. Sa lockdown. Na-lockdown kayo lahat? Lockdown. Hindi kayo nakaka-uwi. Ba't taga sa pa ba kayo? Hindi kayo taga rito? Ay, ba-ibang lugar? Ba-ibang lugar. Paano yung mga pamilya nyo? Hindi nyo nakakausap. Yun. Lahat kayo, walang pamilya? Lahat meron. May kasama kayo? May kaso nasa probinsya. Hindi to, kasama nyo kayo, wala? Meron po sir, meron. Sa jeep lang natutulog lahat? Paano kayo nakakaligo? May CR naman dito? Oo, meron po sir. Ang bayad lang wala. Ang bayad.
So ito yung mga kababayan natin na na-lockdown dito. Sa 2 months na silang natutulog sa loob ng jeep nila. So kanya-kanyang jeep, kanya-kanyang tulugan. And then yung mga tubig nila, mga pagkain, pag may nagbibigay lang, pag wala, sorry, pasensyaan nila, gutom talaga. So hindi rin sila makadiskarte, hindi sila makabiyahe, wala talaga kita. So ito nga pala si Kuya. Kuya, anong pangalan mo? Jaime. Jaime. So isa sa mga driver dito sa ano ba itong Delpan? Ano ba itong? Guadalupe-Ibabaw. Delpan Guadalupe-Ibabaw Terminal. Guadalupe-Ibabaw Delpan Terminal. So Kuya Jaime, kamusta naman kayo dito? Ay, ito nga, nag-aantay kailan mabigyan ng ano, tulong. Tulong. So talagang hindi kayo nakabiyahe sa loob ng 2 buwan? Hindi po. Wala talaga kaming biyahe simula nung nag-lockdown. Ano naman mga natanggap nyo na mga ayuda galing sa gobyerno? Wala pa po. Eh, yung kay Mayor yata, yung 2,000, no? Yun yung nauna, di ba? Eh, yung iba nakatanggap, pero sa kaming ano, may 6 pa kami na hindi pa nakatanggap. Mm-hmm. Wala naman kaming ano, corpus, wala naman kaming is-is. Ah, so wala rin kayo nung amelioration? Hindi kayo nakakuha? Hindi kami nakakuha. Eh, itong yung bago ni Mayor na Makatisen, yung 5,000, naka-register ba kayo rito? Wala pa? Wala pa po eh. Okay, so ang pinaka nakuha nyo lang talaga, yung mga nagbibigay-bigay lang ng mga pangkain-pangkain. Pabigas-bigas. Oh, ano ba gusto mo? Panawagan? May gusto ko bang ipanawagan? Nawagan lang po ako. Ako taga ano, taga Lanao. Gusto po kami umuwi. Kaso hindi nga kami makauwi dahil nga sa hindi kami makalabas dito. Ang ano lang namin, sana kung may tumutulong na makauwi kami sa pamilya namin doon sa ano, probinsya. Yun lang sana ang makauwi kayo kahit papaano. Kahit wala na lang kayo masyadong dala. Kasi siyempre, pag tayo umuwi ng probinsya, dapat may mga pasalubong tayo, no? Okay. Ang importante lang, makauwi lang kayo ngayon. Makauwi lang kami na maano lang namin. Okay, so sa mga ano ko dyan, mga medyo may kaya-kayang mga kaibigan ko dyan, nandito si na Kuya, humihingi ng tulong sa atin. Pwede natin mag-tumulong sa pamamagitan ng kahit konti lang. Pwede natin sila tulungan na makauwi. Alam ko merong ano ngayon yung gobyerno na balik probinsya yata eh. Parang balik probinsya, parang bibigyan kayo ng pamasahe pabalik probinsya. And then parang doon na kayo mag-i-stay. So malay mo, in God's time or in God's will, matutulungan kayong lahat. Diba? Huwag lang tayo mawala ng pag-asa. Alam ko malapit na matapos tong COVID, konting tiis na lang, may awa ang Diyos sa atin. So nandito kami, pinadala kami ni Lord para magtulong, magbigay ng tulong sa inyo gamit yung Caritas Manila and also yung yung sa likod natin, Nuestra Señora de Gracia Parish. So nandito kami para bigyan kayo ng konting kahit pa paano yung makakain nyo pang isang linggo. Kasi siguraduhin ko pang isang linggo mayroon kayong makakain lahat dyan. So yun lang Kuya, maraming sa... So ito pa isa si Kuya, anong pangalan mo Kuya? Joji. So isa pa siya sa mga na-stranded din dito sa lugar nila, nasa terminal nila sa Ibabaw Ayala Delpan terminal. So Kuya, kumusta kayo dito? Eto, sa ngayon, nakaka-survive pa naman. Oh, siyempre, Pilipino tayo eh. Kahit pa paano, kahit konting pagkain, makakasurvive tayo yan. Pero alam ko, medyo mahirap yung nararamdaman nyo ngayon. Kasi hindi nyo kasama yung pamilya nyo. And also, wala kayong maibigay sa pamilya nyo. So ano yung na-experience nyo rito nung nag-start yung lockdown? Para sa amin lahat, kumbaga, siyempre, unang-una, nawala kami ng trabaho, di ba? Pangalawa, siyempre, eto nga kami, nandito. Di ba, kahit papano, nakakain naman. Mm-hmm. May nagbibigay naman sa amin dito, kahit papano, na ano. Eh, siyempre, kami naman dito kasi, kung sinong meron. Hati-hati na lang. Oo. Ganun ang brotherhood. Pangatlo, yung mga para sa amin, yung mga hindi nga, yung iba kasi rito sa amin, hindi pa nabibigyan ng ayuda na, yung iba rito meron, yung isa, yung unang ayuda, wala pa. Mm-hmm. 2,000 lang. Isa 2,000 na sa mga drivers. Yung siguro, yung pangalawa, meron mang ilan-ilan na meron na, kasi yung iba, wala.
Wala rin eh, siyempre, ito kami lahat dito. May mga pamilya kami. Pamilya. Siyempre, iniisip din namin yung... yung papadala. Oo, di ba? Padala sa mga pamilya. Siyempre, kaya nga kayo lumayo sa pamilya eh. Para kumita ng pera at may padala kayo. Kaso, ngayon nga, na-tiyempo talaga na wala rin kayo hanap buhay. Kaya hindi kayo makapagpadala. Kaya mo kuya, may maraming nakikinig sa atin. Humingi tayo ng tulong sa mga nanonood sa atin. Magandang gabi po sa inyo. Sana po naman, maano nyo naman po kami dito sa terminal namin, yung mga na-lockdown po, di ba? Mm-hmm. Na kahit pa paano po, bigyan nyo kahit pa paano kung yung ano lang po sa inyo. Mm-hmm. Di ba? Kung ano po yung makakaya nyo, tatanggapin po namin. Salamat po. Yun. So, yun, uniulit ko sa mga kabrum-brum ko dyan na nakikinig sa amin. Na nandito si na kuya, talagang nakakaano yung ano nila, yung sitwasyon nila rito. Although meron sila kahit papaano nakakatawid, pero alam natin mga Pilipino na kahit konti lang yan, may makain lang tayo, lalaban tayo at lalaban. Unuulit ko sa mga kababayan ko na po pwede natin tumulong sa kanila. Nandito lang sila, kahit huwag nyo na ipadaan sa akin, diretso na lang natin dito. Nandito sila sa harap ng Loyola Memorial Chapel dito sa Guadalupe Viejo. Humihingi ako ng tulong sa inyo na matulungan natin sila. And also doon sa mga hindi pa nabibigyan ng ayuda ng gobyerno ng tigda 2,000 or wala kasi driver, walang mga SSS, walang yung 5,000 or 8,000 na nakukuha. Wala silang nakuha ganun. So humihingi ako ng tulong sa inyo sa mga may nakakaluwag-luwag kong mga kaibigan dyan. Sa may mga nakakaluwag-luwag kong mga tagapakinig. Humihingi ako ng tulong sa inyo. Tulungan natin to yung grupo ng Ibabaw Del Pan kasi talagang walang wala talaga sila makain. So yun lang, stay tuned lang. So tingnan natin yung iba pa nila sitwasyon. Ay, kuya, thank you ha. Okay. So, ito ibigay ng Caritas Manila. Maraming salamat, Caritas Manila. Nakakatulong kayo sa mga talagang nangangailangan. So, kagaya ng mga drivers natin na talagang kailangan nila. Malaking tulong na to para sa kanila. So, kaya tanggapin mo galing sa Caritas Manila. Pagpasensya nyo na, ilang nakayanan natin. At ihati na lang tayo kasi talagang mahirap yung buhay natin ngayon eh. Pero makasigurado ako, isang linggo, makakasurvive tayo sa pagkain. Maraming salamat. Maraming salamat, kuya. Salamat po. Kuya. Salamat, kuya. Laban lang tayo, kuya. Laban lang. Kasi alam ko, malapit na rin ito matapos yung kinakalaban natin. So, maraming okay, salamat. Maraming salamat po sa inyo. Sa Caritas Manila. Sa inyo. Maraming salamat po, kuya. God bless you po. Okay, God bless. Yeah. President. So kuya, maraming salamat po. God bless you and Jesus loves you. So, maraming salamat po sa nagbigay sa amin sa Caritas Manila saka sa mga kaparehan. Nakakahiya man ho, nasabihin namin yung totoo pero talagang wala na tayong magagawa. Opo, hindi kayo iyan ang pangingin na kung totaleng maraming salamat talaga po. Talagang wala yung wala tayong magawa. Okay, thank you kuya, maraming salamat po. Sino pa? Kuya. God bless you kuya, maraming salamat po. Kaya natin to, laban lang tayo ha. Okay po. Okay. Kuya, God bless you kuya. Maraming salamat po. Sako na to, si butas eh. Kuya, maraming salamat po. Maraming salamat po sa Caritas. Caritas Manila. Caritas Manila. Dasal lang tayo kuya. Salamat. Okay, thank you. Shoutout nga pala kay Nico Asibar Baluyot, kay Guess Who, kay Ryan Barado, kay Michael J. Mariano, Matthew Vlogs, Pipito Sordic, Kurt Kevin Bourbon, Jill Rax Espera, 0% TV, kay Yazin Basher, kay Chloe Nano from Cebu City, kay Janet Guetta, El Tiago TV, Aldrich Casal J, Jade Ramos, Andre Evangelista, and kay BJ Del Mundo. Again, it's me Ben from The Broom Broom Show.